So we would like to introduce to you, ladies and gentlemen, dear LLIC family. We are so excited to greet the most important man here in LLIC and TPC, our founder, Mayor Lorenzo Reliosa. Let's give him a big Ayun, okay. Hello, lumipat lang po ako ng area. Okay, Kuya Louie, can you hear me? Loud and clear ba, Kuya Louie? Yes, loud and clear. Ayun, okay. Lumipat lang ako ng area. Yan. Hi, Mayor Lawrence. Hello, Bisinya. Medyo maingay yung aking laptop kanina. Nagloloko lang po. Sige, start na tayo. Yes. Siguro unstable yung signal ko pagpasok ko sa expressway. Yes, wala po. Okay, so again, dear LLIC family, we are here to talk about the topic of Mayor Lawrence. Kasi nga, nagkaroon po kami ng pag-aaral, brainstorming together with our STMI team, with DUV family, and with BP Santi. Ano ba yung mga topics no, na dapat i-discuss natin during our road to year 4 in 2024? At ang naka-assign po kay Mayor Lawrence ay all about power, achievements, and experiences. Okay, so we will have 7 questions for our dear Mayor Lawrence, and he will be sharing to us his thoughts, wisdom, knowledge, and skills. Our first question, Mayor. Yeah, parang ano contest ito. Okay, what is your definition of power? Uh-huh. For me, power ha, kasi since na-experience ko na rin naman ng power. Ang power kasi, maraming ingredients ang power. Ito pero kang authority over other people or sa isang organization, it's either corporate or government. And it is also a gift. But nasa sa'yo na lang kung paano mo gagamitin yung power na yan. Ito ba'y gagamitin mo at your advantage or gagamitin mo ba ito para makatulong sa ibang tao? So, ingat po tayo pagdating sa power. Kailangang alam natin kung paano mo i-implement or execute or ipapractice yung power na meron ka. Yun, napakaganda naman yung sagot doon. So, pulutin ko lang, ang power daw dapat gagamitin natin para makatulong, 'di ba, sa maraming tao. And that's what he has been doing from TPC up to LLIC and now in Pami Laguna. Okay. So second question po, Mayor, kasi marami talagang gustong-gustong magbato ng questions sa inyo. Second question po natin, how do you personally experience or interact with power in your life? So paano daw po kayo nakikipag-interact gamit yung inyong power, no, yung God-given power sa inyo? Ang sa akin na lahat ng isi-share ko sa inyo based on my personal experience. Yes po. Sa akin ang power hindi yan araw-araw pina-practice, hindi yan araw-araw ginagamit. Mm-hmm. Merong mga panahon dapat gamitin mo. At ang power, kailangan talaga magkaroon ng positive result using your power. Huwag sana itong magamit na sa, ano mo yun, na abuso yung power na yan, masyadong ginagamit everyday. Hindi mo kailangan araw-araw ipaalala sa lahat ng mga nasasakupan mo na yung title na meron ka. Ang power dapat 'yan balance. Eh. Dapat 'yan dapat alam mo kung kailan mo siya dapat gamitin, kung kailan dapat enforce yung power na 'yon. Pero hindi 'yan araw-araw ginagamit. Sabi ko nga, ang pagkakaroon ng power, you can inspire other people or mas madali mo mapapasunod ng mga tao kung sila inspired at
naniniwala ko sa kasabihan na don't tell them what to do and show them what to do. Wow. Diba? Kasi tama po. Mas ma-inspire mo silang gawin yung mga gusto mo ipagawa sa kanila kung nakikita nila personally na ginagawa mo yon. Diyan maraming leaders ang based on observation ko, diyan maraming leaders ang nahihirapang magpasunod ng mga tao nila kasi they're always using the power that they have. So again, nag-share lang po ko ng kung ano sinishare ko sa inyo today. Yan po yes, ay based experience ko for how many decades. Yes, so, yes. And don't tell them what to do. Show them what to do. Show them what to do. Yes. Again, nakakatuwa and nakaka-proud that we are dealing and we are following a leader who is an action guy, no? He is an action man. Talagang grabe, no? Mas maganda naman talaga ipakita natin kung ano talaga yung pwede nating magawa with dignity, di ba? Okay, so number three question po. Mayor, can you describe a situation where you felt empowered or had a sense of power? Alam mo, Miss Tina, bago ko na-feel yung empowerment na yan or na meron na akong power, dumaan din ako sa mababang level. And yes, I believe po na majority ng mga leaders naka-experience din yan. Once naging follower din ako bago ako nagkaroon ng title or bago ako nagkaroon ng power. And naramdaman ko yan, yung empowerment yan, na empowered ako nung time na way back 2012, nung umpisahan nating itayo yung first company natin, which is our yes po, TPC, and then yes. Then after how many years, si LLIC naman, naramdaman ko kahit papaano nung umpisa, nagkaroon na ako ng power doon sa organization na meron ako. So yun yung first time na naramdaman ko na talagang unti-unti nagkakaroon na ng power dun sa mga taong nasa loob ng sirkulasyon mo, ng cycle mo. But even bago mangyari yun, tayo naman lahat may power eh, di ba? Especially kung may pamilya ka na, ang power mo na doon sa loob ng family mo. Lalabas lang yan the moment na magkaroon ka na grupo or organization na nagkaroon ka ng posisyon. So sa case mm-hmm. sa case niyo, sa case mo, Miss Tina, mm-hmm. yung power na yon doon sa circle na meron ka as general manager, yung power yes, mo doon sa mga empleyadong minamanage mo, andun ang mm-hmm. power and even sa organization natin sa LLIC. So way back 2012, na naramdaman kong unti-unti nagkakaroon ako ng authority or power doon sa organization na meron tayo. Wow! Thank you so much! Maraming tira. Sorry ha, sorry. Yes, apo. And syempre, obviously naman, last year, mas na-feel kong empowered ako or may authority ako ngayon nung ma-elect ako as mayor ng Family Laguna. So alam niyo yes. po, ang power, may kakambal or may kaakibat na responsibility yan and accountability. Yes. So, tama po yan. Yun yung sinasabi kong balansi dapat. Yung power at saka yung accountability. Yes, that's correct. Natotoo naman po yan, kapag binigyan tayo ng kapangyarihan, we must be very, very responsible in handling that task and that position. Kasi that's very critical. Para lang Spider-Man yung dating, ano, Mayor? Power
comes with special, ano, it comes with responsibility. Ayun. Alatang hindi ako fan ng Spider-Man. Iba yung, ano ko, statement ko doon. Number four question, Mayor. Can you give an example of a time when you Can you hear me? I can hear you, pero yung video ko nawala, yung cam ko nawala. Opo nga. Ayan. Sige po, I'll continue the question. Opo. Can you give an example of a time when you witnessed someone using a power in a positive way to achieve a goal or make a difference? Oo naman. Marami na rin ako na-witness na mga leaders na using their power na nagkaroon ng positive impact or positive result. Kasi ano yan, Miss Ninye, ang power, kung mayroong political will, kung ano yung gusto ng leader na mangyari, mangyayari yon. Kasi meron siyang power at the same time, may political will. Kasi kahit may power ka, kung malambot or malamya or weak yung political will mo, hindi mangyayari yon. So hindi nagmamatch yung power at saka yung political will. So marami ako na witness na yan. Maraming minsan ang nagiging tingin natin sa mga nakikita natin sa mga leaders na may malakas na political will. Ang tingin natin nagiging mga stricto. So kung i-analyze mo lang yung leader na yon, mataas lang ang level ng political will niya. Minamaximize niya yung power. Pero dapat, yung political will and power niya, doon sa maganda talagang intention. Meron din naman mga leader na may power at may political will, pero iba yung intention. So marami ako na-witness na ganun, na marami ako na-witness sa mga leaders naman, na talagang mabuti at maganda yung intention nila. Kaya they are using power and the political will. Katulad ng mga nangyayaring may mga bayan tayo na makikita natin na talagang nagkaroon ng mabilis na development or progress. Kasi yung leader doon sa bayan na yon, mataas ang level ng political will niya na kahit na may mga taong naapektuhan kasi mali naman yung ginagawa nila, pinupush niya pa rin kasi talagang gusto niya may mangyaring maganda doon sa bayan na nagsiserve siya. Yes, tama yun. Parang kayo, di ba? Alam natin, be ready kasi hindi lahat magiging masaya sa ginagawa mo. Meron talaga mga taong ipinanganak na bashers mo, haters mo, pero hindi dapat paka-apekto yun sa ginagawa mo. Like for example, dito sa ating industriya ang ginagalawan ngayon. Yes po. Minsan nakakalungkot kasi minsan kahit na yung mga taong mahal mo, yun yung mga taong hindi nakakakita ng gusto mo mangyari sa buhay mo. So be ready ha. Hindi lahat magiging masaya doon sa ginagawa mo. Pero kung hindi ka magpapa-apekto sa kanila, mataas ang level ng political will mo, hindi sila magiging hadlang para doon sa mga pangarap na gusto mong mapuntahan. Yes, tama yun. Thank you so much, Mayor Lawrence. I always remember yung palaging pinapayo sa amin ni Mayor Lawrence, founder, na huwag tayo sa mga bagay na wala tayong control. Diba? Kasi you're just your time. Diba? Sayang naman ang talino natin. If you just use it for those things na we don't have control of.
Yes, okay. Yes, okay. Mayor Lawrence, meron pa po tayong pang-fifth question natin. So how do you think power can be used to bring out positive change or create a better world? Parang in connection na rin niya, connected na rin niya doon sa unang declaration ko kanina, unang statement yes ko kanina. Yes po. Oo, yung pag nagamit ng tama ang power at alam nang may power, yung responsibilidad at then accountability niya, magkakaroon talaga ng positive impact doon sa kung saan andun yung authority mo. Di ba? Yes, tama po. Oo. Ano talaga yon? Laging ano, parang couple yan eh. So, kung yung lahat na may power, nagagamit ng tama yung power, balance eh, at may political will, for sure, magkakaroon tayo ng better world. Maraming magbe-benefit doon sa mga leaders na tama ang paggamit ng power and at the same time, mataas ang level ng political will. Yun. Tama po. Mayor, grabe. Nakakatuwa kasi once you have the kind of positive change na makikreate sa inyong organization, no, you can set ambitious goals, promote unity, collective effort, and achieve positive change. And alam ko po, Mayor, yun po yung na-build niyo sa entrepreneur at Lawrence LLIC at the Family Laguna. Yan. So, yun po ang anim po natin. Ayan, sir. So, move on na po tayo. Sorry po, aming technical issues lang. So, sa number 6 po na question natin, can you share an experience where you witnessed power with abuse or misuse for personal gain? Marami yan. At sigurado naman ako na hindi lang ako naka-witness ng marami sa halos majority sa atin naka-witness o maring nakakalukot dyan, naka-experience pa ng abusive paggamit ng power. Nakakalungkot kasi kahit sa maliit na organization, kahit sa government, kahit sa corporate world, even sa family. Nakakalungkot kasi nakaka-witness tayo or nakaka-experience tayo ng paggamit ng power na abuso. So, and be mindful, a gentle reminder to all of you. Kung ikaw may power, make sure na hindi mo siya nagagamit ng naabuso mo yung power na yon, na nagki-create ng negativity or negative impact doon sa mga taong nasa palibot mo. Like for example, dito sa organization na meron tayo or meron ka, baka na-overlook mo or hindi mo napapansin as upline or supervisor or kung ano man posisyon na meron ka na baka na abuse mo na rin yung power na meron ka. Tandaan natin, kung sa maliit na organization or maliit na power na meron ka, ang naging practice mo ay ang pag-abuso sa power na to. Sigurado ako kung ikaw ay mabibigyan ng chance na magkaroon ng malaking power, ganyan na rin ang magiging sistema mo kasi yan yung naging, yan yung nakasanayan mong, yan yung naging practice mo kung paano gumamit ng power. So, at the end of the day, bago ka matulog, tingnan mo muna kung yung bang power na meron ka, ay nagamit mo ng balanse, nagamit mo ng tama, or naabuso mo. May mga pagkakataong ang power or ang position, kailangan mong gamitin. Pero case to case yan, conforme yan sa situation. So, make sure po na nagkakaroon ka rin ng inventory kung paano mo ginagamit yung power na yan.
Thank you, Ms. Tina. Yes. Thank you so much, Mayor Lorenz. Napakagandang reminder yun for all of us. When we are given a responsibility, what kind of power, hindi pwedeng i-abuse. Hindi porke walang nakatingin, we need to do everything, di ba? So, last question po, na pwede natin ipato sa ating mahal na founder at ito po yung pinaka-highlight noong ating topic for today. Mayor, in your opinion, what are the qualities or characteristics of a truly powerful individual? Kung titignan mo, Ms. Tinya, doon sa naunang anim na questionnaire mo, anim na questions na nagkaroon tayo, andun na nakapaloob na ron yung mga qualities na meron dapat ang isang individual na nabigyan ng power. Kailangan maging balansi ka, dapat alam mo na merong kang responsibilidad at alam mong accountable ka do sa magiging resulta nung power at saka nung action na ginagamit mo as a leader. Don't tell them what to do, show them what to do. And dapat hindi nagagamit yung power na yan para lang sa pang-personal na interest. Tandaan natin, yung power na yan may nagbigay sa iyo. Yung power na yan maaring napabilang ka sa chosen one. So, kung hindi mo magagamit ang tama yan, dahil may nagbigay sa iyo, pwede rin bawiin sa iyo yan. Kung mali ang pagkagamit ng power, maaring nakikita niyang mali ang paggamit ng power, pwede niyang bawiin sa iyo yan. So, ang power, maaring hindi yan panghabang panahon nung time na ibinigay sa iyo. And, ito naman ni lahat naman na may power, merong mas may malaking power over him. Ano ibig ko sabihin? May mga pagkakataon na may power ka nga, pero merong mas malaking power sa'yo. At kung ano yung na-experience mo hindi maganda doon sa individual na may mas malaking power sa'yo, huwag mong ipa-experience sa mga taong under you. Di ba? Kasi... Yes po. Di ba kung ano yung mga ayaw mo ma-experience sa iba, huwag mong pa-experience sa iba. At kung ano naman yung saan ka nag-e-enjoy or happy ka, yun din yung ipa-experience mo doon sa mga taong under your watch. Di ba? So, yes. Yun po yung mga qualities. And Miss Tinya, moving na kami, malamang mawala na ako ng signal. Gusto ko lang magbigay ng message sa ating mga LLRCians. Good morning po sa inyo lahat and thank you for listening. Alam ko kung nami-miss nyo rin ako kahit pa paano. We miss you, Mayor. Sobra po. At miss ko na rin kayo and hopefully magkita ulit tayo at sana po meron kayong nakuha doon sa mga engineer ko today which is based sa sarili kong experience na dadating yung time na magkakaroon ko ng power, it's either maliit na power or papalaking power, at least doon sa naging sharing ko today, meron kayong maging reference kung paano gagamitin yung power na yan. Ako kasi, lagi kong nire-remind yung sarili ko, hindi ko mo may power ka, ay entitled kang gawin yung mga kahit kanino yung power na yun, no? Hindi mo dapat laging inilalagay sa ulo yung position or power na meron ka. As much as possible, gamitin mo yung power na yun para maka-inspired ka, makatulong ka, at huwag maubuso yung power na meron tayo. So, sana po na may nakuha kayo sa share ko today and hopefully dumating yung time na magamit nyo to kung ano to mga senior ko na hindi ito haka-haka
kundi ito ay galing sa personal na experience ni Tatay LR or ni Daddy LR. So, Miss Nina, thank you so much sa ating sa buong team natin na walang kapagurang sumusuporta sa mga members natin na patuloy na lumalaban sa mga pangarap nila sa buhay. Ang prayer ko po at ang aking dream, gusto ko makita someday na lahat ng pinagpapaguran ninyo, lahat ng effort, lahat ng pain na naramdaman ninyo, gusto kong dumating yung panahon, makuha nyo na yung reward na ipinangako naman niya sa mga taong hindi tumitigil, sa mga taong nagbibigay ng hard work, sa mga taong nagpupuyat, at sa mga taong patuloy na nangangarap. So once again, thank you so much. This is Tatay LR. This is your founder. God bless you. And see you on top. God bless po.